Magandang umaga! This is Dr. Steph Supan for another episode of Women's Health. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa chronic pelvic pain. May mga kababaihan na nagre-reklamo na palaging masakit ang kanilang puson. Ito ay maaaring tawaging chronic pelvic pain. Maaari nilang i-describe ang kanilang pain na nararamdaman na iba-iba. May iba na napakasakit at palaging nandiyan ang pain. Maaaring iba-iba ang pag-describe ng kanilang pain. Ang iba ay steady at palaging nandiyan at napakasakit. Mayroon namang iba na on and off or minsan wala, minsan meron. Maaari itong sharp o sobrang sakit na parang tinutusok or maaaring dull pain, pressure or heaviness lamang. Maraming pwedeng i-consider kapag nakakaramdam ang isang babae ng chronic pelvic pain. Maaari itong panlabas lamang o muscle spasms ng abdomen. Pag ganito ay maaari itong ma-relieve ng pressure or pain reliever na topical lamang. Ang other organ systems na dapat i-check ay ang urinary system. Maaari itong dahil sa UTI or cystitis o namamaga ang kanilang pantog. Ang sunod na organ system na dapat i-check ay ang reproductive organs. Maaaring may bukol or cyst ang kanilang matres o ovaryo o kaya naman ay ang tinatawag na endometriosis. Ito ay kalat-kalat ng mga maliliit na cyst sa kanilang matres, ovaryo or minsan pati sa bituka. Ang huling kinoconsider na organ system ay ang gastrointestinal. Dahil ang buong tiyan, pati ang lower abdomen ay nilalagyan ng mga intestines, maaaring pwedeng i-consider kagaya ng irritable bowel syndrome. Maaari ring mag-consider ng pelvic congestion o namamagang mga varicose veins sa kanilang lower abdomen. Kung ang isang babae ay nakakaramdam ng chronic pelvic pain, maaari siya munang pumunta sa kanyang family doctor para ma-check in general. Maaari rin siyang pumunta sa isang gastrointestinal doctor or sa isang gynecologist. Ang importante ay matukoy kung saan nanggagaling ang kanyang pain para malapatan ito ng nararapat na lunas. So ayan mga kasambahay, sana may natutunan kayo ngayong umagang ito. Hanggang sa susunod na linggo, this is Dr. Steph Supan for Women's Health.